Sekarang itu guys, papalitan ko lang ng Bluetooth car stereo yung aking ano, yung chip. Kasi yung nakaraan, nung nakaraan nasira yung isang Bluetooth earphones ko na kinandroid ko dito. Then nasira siya, di na siya na gumagana, hindi siya nag-on. Then buti na lang may isa pa akong chip doon sa kwarto ko, kaya ipinalit ko na lang siya dito. And bali hindi pa tapos guys, balik tinesting ko muna kung okay ba siya, anong feedback dito sa kotse na to, kung may okay ba siya, okay ba lahat, kaya itinest ko muna. Then ipapakita ko din mamaya kung paano ko madali lang naman kasi tinanggal ko lang yung battery nito kasi earphones to na kinapit ko lang dito kasi di ko naman siya ginagamit, kaya ayun, kailangan nandito is yung sa speaker. Ito yung sa speaker papuntang car stereo natin, audio jack natin. Ito yung audio jack natin, ito. Then papunta siya dito sa car stereo. Then itong dalawang wires na to, black and red, ito yung power supply natin. Bale, dapat yung nakalagay dito is yung battery ng earphone na to. Then pero sa case na to is dinirect ko na lang siya into 5 volts charger natin dito sa power outlet natin. So bali dito sa gitnang ito, sa plastic na to, ay may nakalagay dito na diode paputang sa red wire na to, para at least nami-minimize na yung voltage natin galing dito sa power supply papuntang chip na to sa Bluetooth earphone natin, para hindi malakas yung impact ng voltage. At least nabawasan na yung voltage nya. Then ang kagandahan nito is di tulad nung isa kong Bluetooth earphone, ay dati kasi may built-in battery yun, kaya okay din yun, may naka reserve na voltage. Then ang problema lang nun is kailangan siyang i-on. Then sa case na to, maganda to siya kasi hindi siya kailangan, ang switch kasi nito guys is hindi siya push button. Switch nito is yung pang old model na earphone. Ang switch niya is ano, yung sliding lang. Then once na naslide mo na siya to on position, every time na mag switch on ako sa susi, automatic na rin siya mag on. Kaya mas maganda to siya, sana magtagal din to, kasi yung isa kong dati na nakakabit dito is siguro mga 5 months, medyo matagal-tagal na din siya. Then sana ito magtagal din to, kasi sayang yung stereo kasi natin, hindi siya Bluetooth. Then mahalin kasi kung bibili pa tayo ng Bluetooth car stereo or nung may screen dito sa gitna. Pero sa susunod baka isipan natin makabili nun kung may pera na. Then guys, papakita ko na lang mamaya kung paano ko siya i-install, okay? So
ito na mga sir, ito yung sinasabi ko sa inyo na pinalit nating chip, Bluetooth chip, Bluetooth earphones ko dati. Okay, hindi siya napofocus. Yan, ito yung chip na bago natin. Bale, yung housing nito is ito. Masyado na siyang luma tingnan, kaya naghanap ako ng bagong housing ng chip na to, kasi since pabilog din siya. Naghanap ako kanina, di ko na lang siya nag-video kasi parang hindi na siya sa aksaya sa oras. Ito yung nakita ko. Bale, itong nakita ko is card reader, USB card reader. Then naisipan ko na lang na ito kasi mukhang fit naman siya dito eh, dito sa housing na to, housing ng USB natin. So okay siya dito. Then lagyan ko na lang siya ng glue mamaya pagkatapos ko siyang masolda. Then yung kulang nito is natanggal yung mic nito, then ilalagay ko na lang siya dito, then dito sa housing niya yung mic, para in case na may tumawag then mabilis nating masasagot. Then pwede na tayong di humawak ng cellphone kasi may mic na dito, may built-in mic to, kasi ididikit na lang natin mamaya. Ito, maganda din siya tingnan, kaya ito yung napili ko na maging housing niya kasi transparent. Okay siya kasi yung ilaw nito makikita agad, which is good talaga. Okay, bale, ito yung mic niya, natanggal na mic kanina. Okay yata ito eh. Ikakabit ko na lang siya mamaya pagkatapos ng power supply. Ito yung sa power supply natin na cord. Dito may nakalagay na diode. Ito yung para sa speaker. Yung audio jack. Ito yun. Okay. Simulan na natin. Balik ka. Patay na electrical tape. Ibalot na muna natin. Meron dito akong gunting for emergency purposes. Okay, dito na ibalot natin dito kasi nakikita na yung ano niya, yung copper wire, which is delikado siya. Ito yung negative natin. So, yung negative natin. Ito yung negative natin. Medyo malapit lang yung ground and live natin. So, ingat lang tayo sa pag-solder natin. Baka magkadikit yung dalawa. Then, always check before natin siya i-install dun sa sasakyan para iwas short circuit tayo. Okay. Init. So, kailangan ko na siya ng
solder, isi-solder ko nung muna siya bago ko itatap yung wires natin. Kasi medyo mahirap siya. Hindi siya dumidikit. So ito na. Yun. Nakabit ko na siya. Sana dumikit agad. Okay. Import natin. Yun, dumikit na siya. Yun. Dumikit na. Then, try muna natin isaksak to. Maiilaw ba siya? Baka baliktad tayo eh. Okay. Try natin. Itap muna tong lo. So, kahirapan pala dito. Balot muna natin para for the safety. For the safety siya. Mga pray. Grabe ang hirap. Hirap niya, hirap. Yun. Dumikit na. Sana all. So, palpak tayo guys. Matanggal yung negative natin. Ay, ay, ay. Okay, tanggal ulit. So, okay na tayo sa power supply. Bale yung i-connect natin ulit is yung yun, yung mic natin. Ito yung mic natin, guys. Putulin ko na muna to. Ito naman kailangan yung habang wires. Okay, ito yung mic, guys. So maganda dito sa mic na to, guys. Yung wires niya ay napakadali lang lagyan ng soldering. So didikit agad to, sana didikit agad to. Kumpara dito sa ating power supply, medyo natagal na ko dito kanina kasi medyo makapal yung wires na ginamit natin. Ayun. Makapal siya. So ito yung sa mic. Bale, tulan na muna natin to para hindi siya lalapas sa kanyang slot doon. Okay. Lagyan na muna natin ng soldering lead dito para mas dumikit siya agad. Okay, okay na. Then, itatap natin sa chip na ito. Ulayin natin yung ground. So, di tayo mahirapan mamaya sa positive. Okay, sana duplicate agad ito. So, tapos na tayo
Tapos na tayo. Nadikit ko na yung mic natin. So, yung kulang na lang is para sa audio jack natin, no. Papuntang stereo. So, dito 'yon. Dito natin ilalagay. Okay. Putulin na muna natin tong cord natin kasi medyo okay, tapos na tayo. Bale, dito na tayo sa housing. Dikit na lang natin. Okay. Okay, ito kasi medyo fit siya dito. Then, hindi siya basta-basta. Kumakawala. Kumakapit talaga siya. Okay, sige. I-test natin ulit yung Bluetooth transmitter natin na galing sa Bluetooth earphone natin dati. Ayun. Ito yung ginawa ko. Pang auxiliary. Ito yung ka-charger natin. Then dito ko siya sinaksak. 5 volts output kasi ito and 5 volts lang kailangan nito at may diode to sa loob dito sa may plastic na to para ma-minimize na yung current o yung voltahe na galing sa car charger natin para di siya madaling masira, parang kumbaga para siyang fuse. Okay, try muna natin. Okay. Try ulit natin. Once na ma-plug natin 'to, may intro siya, may power on sound siya.
Tinga. Power on. Yun. Power on. Then pag ilaw siya, guys. Umiilaw siya, guys. Pag wala pang kumoconnect sa kanya o wala pang mobile phone na nagko-connect sa kanya, may dalawang ilaw na nagpa-flash. Okay. Try natin mag-connect, mag-pair. On muna natin yung Bluetooth natin. Connected. Yun. Yun ang yung sign na connected na siya. At isang kulay na lang yung nagpa-flash, which is yung blue. Yan, try natin mag... Okay, di natin masasound kasi naka-video tayo, pero okay na yun, guys. Kumonek na tayo. Gumagana naman yung Bluetooth earphones ko dati na ginawa kong Bluetooth transmitter dito sa stereo natin. Okay. So, yun lang, guys. Mga sir, yun lang po. Sana ay nagustuhan niyo po ang aking video, yung Bluetooth transmitter natin na DIY. Nagmula siya sa earphones natin dati na di na siya ginagamit. Okay.